Hmm? Ito na nga. O sige na, pakinggan na natin si Robredo. Pasok ka, Robredo! Kainis ka pang paggulo ka sa buhay ng mga Pilipino. Sinagot ni Vice Presidente Lenny Robredo ang mga patutsada ni Pangulong Duterte. Yan ay patapos punahin ni Robredo. Ang tindi ng video niya, tindi ng filter. Ha? Talagang gusto niya maging angelic face. Robredo, ang tugon sa pandemya, pati na ginagawang pagbabakuna ng gobyerno, sabi ni Robredo, tila sobrang pikun daw ng Pangulo. Baka tutok si Cedric Cas- Kaya ang question of the day natin totoo ba ang pikon si Pangulong Duterte? O si Lenny Robredo ang napikon? Ah, sagot po kayo ha, lagay nyo ang mga komento nyo dyan at para malaman natin. Ha 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 ha. Ako sa totoo lang. Ay, grabe ang filter ni Madam. Madam, todo ang filter mo. Talagang gusto mong tignan mo ha. Naku. Kapanayam ng veteran journalist na si Malu Mangahas sa programang The Mangahas Interviews. Sinagot ni Vice President Lenny Robredo ang mga batikos sa kanya. Grabe, hindi naman ganyan. Walang lines. Oti naman. Pangulong Duterte nang punahin ang Vice President. Oh, baka sabihin nyo, ad hominem ako ha. I'm not ad hominem. Kaya lang oh, may issue ho yung sa itsura kasi sinabi ni Pangulong Duterte na angelic face and yet a devilish mind. Ha? Kaya feeling ko related yon sa ginagawa niyang pag-filter para magmukha talaga siya angelic face. Ang pandemic response at ginagawang pagbabakuna ng gobyerno. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka. Sige nga, ganyan ho ba ang pikon? Sige nga oh, yung gusto mo talaga para mahinto ka mag... Kayang mag-joke, pikon? Sige nga, pikon ba yan? Ito si Lenny Robredo. Kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Ayan o. Sabi ni Abby Traveler, actually si Lenny ang pikon dahil nagpa-interview pa siya kay Malu Mangahas. Malamang na talaga ang sasabihin ni iba, hindi. Pero malamang kinontak. Oh, sa'yo ako sasagot ha. Tapos kargahan mo yung tanong. Tingnan mo, mamaya papakita ko yung buong video. Kala nyo tapos na ito? Hindi! Mahaba pa ito. Magtiis kayo dyan. O, pasok, boss. Ayun, pasok ni boss. Ayan, bigyan kita pera. Ah. Para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad. Anong dating sa inyo nung ganung komento ng Pangulo? Ang unang dating sa akin, parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Wow. Mangalawa, sobrang pikon. Parati naman Malu sinasabi na pag pikon ka, talo ka, di ba? Dapat sa trabaho namin, hindi kami napipikon eh. Kasi sa trabaho namin... Tingnan niyo yung mata nung nagki-question ha, para may instruction. Tingnan niyo lang ha, ito lang naman yung opinion ko. Ha? Opinion ko lang ito, malamang mali ako. Tingnan niyo yung mata, saan tumitingin? Parang meron siyang kodiko. O di kaya meron nag-instruct sa kanya ko nung tatanong? Parang hindi Pangulo yung nagsasalita. Mangalawa, sobrang pikon. Parati naman Malu sinasabi na pag pikon ka, talo ka, di ba? Dapat sa trabaho namin, hindi kami napipikon eh. Kasi sa trabaho namin, kailangan yung tao malayang mag-criticize eh. Kailangan yung tao malayang magbigay ng suggestions. Bakit po ba pikon sa inyo si Pangulong Duterte? Ako tingin ko kasi Malu. Kargadong-kargado yung ano ha. Yung, yan ang natawag na kargadong interview. Halata. Halata, boss. Ay, nako. Obvious kayo. Hindi siya sanay na napupuna. Hindi siya sanay na may sumasalungat. Kaya every time na merong pupuna. Sandali ho. Madam Lenny, baka ikaw ay natutulog pa o kaya bata ka pa, madami na hong nakalaban si Pangulong Duterte. Alam mo nang taga Davao yan. Ha? Meron nga ho siyang matinding kalaban dyan na mayor eh. Di ba naalala nyo? Sino yon? O sige nga ha. Sino yung nakalaban na mayor ni Pangulong Duterte sa Davao kung kilala ninyo? Sino? Si Nograles. Alam nyo yun, di ba? Itong Nograles na ito, ngayon kaibigan niya na. Alam nyo ho ba yan? Hindi ho pikon si Pangulong Duterte. Yung isang anak niya eh. Official pa eh. Ganyan ho ang Pangulo. Kasabihin ninyong pikon? Si Prospero Nograles, correct. Siya ho ang matindi. Kung meron mang naging matinding kalaban si Pangulong Duterte nung panahon na nagme-mayor siya sa Davao,
Eh, yan o si Prospero Nograles. Ha? Ay, nako. So, ito, tuloy natin. Po na ako sumasalong at umiinit yung ulo niya. Pero para kasi sa akin, alam ko na yon. Gusto ko din naman iwasan, pero hindi naman pwede sa mga importanteng issues, hindi ako magsasalita. Ewan ko po kung nasasaktan kayo, pero sabi ng Pangulo, kayo daw ay trying to be relevant. You have an angelic face, but an evil mind. Parang ano nga, sabi ko nga Malu, parang silver lining yun. At least in-admit niya na angelic face tayo. Pero sa akin kasi Malu, ayoko mag-stoop down sa ganong level of discussion. Diba? Karapatan niya sabihin kung ano yung nasa isip niya. Para sa akin, unbecoming yun. Hindi na nga ako nasasaktan, Malu. Hindi ako nasasaktan. Nalulungkot siguro. Nalulungkot na yung mga discussions na kailangan sanang mataas. Yung discussions sa policies. Kailangan sana maayos. Pero parang binababa siya sa level na bastusan. Sa kabila na... Hindi ho, alam mo kung bakit binababa siya kabastusan? Eh kabastus-bastus naman po kasi yung sinasabi ninyo, madam. Yun ang totoo eh. O, sabi ni Jack Yahoo, totoo ang daming mga holiday sa Pinas as non-working days but with pay, not fair, mga lazy ass, mga trabaho. Tama ka dyan, tama. Okay. Sa totoo lang, oh, ito lang masasabi ko dito kay yung sa interview ni Robredo. Lagi niya sinasabi, trabaho lang naman. Sandali, wala ka naman trabaho ng ganyan. Ano sinasabi mong trabaho? Patawa ka ba? Ha? Trabaho mo, maupo. Yun lang ang trabaho mo, mag-antay kung may mangyari sa presidente. Ano pa rin sabi mong trabaho mo? Yung dumaldal? Hindi mo trabaho yun, madam. Mamagaling ka naman masyado. At saka, hindi ko kapikon-pikon yung sinasabi niyo. Kilala ko yan si Pangulong Duterte. Pag napikon yan, alam mo eh. Ha? Kasi sa iyo, nonsense. Sa iyo, yung argumento mo, Madam Robredo, Aling Lenny, hindi ho mahirap labanan kasi ho puro mali. Mali yung sinasabi ninyo. So, totoo lang. So, bakit ka mapipikon kung mali yung sinasabi sa'yo? Kunwari, ako, sinabihan nila ako na banat ba'y pogi mo? Hindi ako mapipikon. Ba't ako mapipikon? Eh, hindi naman kasi totoo. O, di ba? Pero pag sinabi nilang banat ba'y pangit mo? Magsusuntukan tayo niyan. Bakit? Alam kong totoo eh. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Pero pag ako, tinawag nila akong, Barat Bay, bakla ka. Okay lang. Babarahin ko pa. Pagtatawanan ko pa. Ulit-ulitin ko pa. Bakla talaga. Bakla. Ganun. Bakit? Eh alam kong hindi totoo eh. O, alam kong mali yung sinasabi mo. O. Eh alam naman ni Presidente na mali yung sinasabi mo. Bakit siya mapipikon sa'yo? Pero pag tinawag nila akong Barabay, upaw ka. Paano mo nasabi? Anong upaw? Sino upaw? Upakan kita dyan eh. Kasi alam ko naman talagang upaw ako. Nordita Ramos Basco, nasaan ang mataas na discussion mo, Lenny? Yun na nga eh. Ang pinagpipilitan niya ilintik na hitak na yan. Ipinaliwanag na nga yung hitak. Kaya ko pa rin isaksak sa kukote niya. Na yung hitak na yon ay hindi napapanahon ngayon dahil una, recommendation lang yon. Pangalawa, emergency itong pagkakataon na ito. Bear Ariola, Banat Bay, kailan ba tatahimik kung mababait na, na mga dila? Hindi ho. Trabaho ho nila, Sir Vern, ang maging tanga. Oh, trabaho nila. Trabaho nila na... Pansinin nyo naman eh. Kasi makikita mo naman eh. Pansinin mo sa Twitter, matatawa ka, gusto mo, mabuisit at matawa at the same time, punta ka ng Twitter. Yung mga argumento nila, okay ka lang, napaka-important. Feeling mo naman. Oh, di ba? Mga patutsada ng Pangulo, pinanindigan ni Robredo na dapat nabigyan muna ng positibong rekomendasyon ng Health Technical Advisory Council o HTAC ang Sinovac tulad ng nakuha ng Pfizer at AstraZeneca para masiguradong ligtas ang bakuna. Etong Sinovac, meron siyang EUA, pero wala pa siyang positive recommendation from HTAC. Ulitin na naman natin ang tangan man ito. Sakit sa ulong. Ulit-ulit, recommendation nga at saka kakabwisit.
lahat ng bansang mga Pilipino na iintindihan na yung ano, recommendation lang ang hitak at ginagamit lang din yon pag hindi tayo nagmamadali. Kasi nga wala nga clinical trial na pang naman ang kakabuisit. Ang sakit sa bangs naman ito. Bernadette Rimando, Blanot by please naman, boses pa lang ni Lenny na high blood na ako, ikat po na yan. Hindi, magtitiis tayo hanggang matapos ng mga tatlong oras sa boses ni Lenny. JJ Kojima, maraming salamat. Ayan ha. May utang akong commercial, ha? May utang commercial. Yung sinasabi lang natin, Malu, na kung meron yung dalawa, bakit hindi din mag-seek yung Sinovac nung positive recommendation na yun? Dahil added layer of protection yun sa atin lahat. Added layer? Anong added layer of protection? Recommendation lang yun eh. Hindi naman yung pag-aaralan kung tsaka te, wala nang ang hihirapan na nga tayong kumuha ng vaccine, pahihirapan pa natin na hindi naman. Ulitin ko, paulit-ulit. Ano ba talaga? Spam ka eh. Paulit-ulit? Spam ka talaga, madam. Hindi nga. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Wala akong opposition against Sinovac. Pero sa akin, wag naman na i-shortcut yung proseso. Walang nag-shortcut. Antang-antang. Bakit? Bakit naman kami binigyan ng ganitong vice president? Bakit? Hindi nga shortcut yun kasi hindi naman kasama yun eh. Ngayong panahon na ito eh. Recommendation, hindi nga requirement. Recommendation, requirement. Anong hindi mo maintindihan doon, Madam Lenny Robredo? Nakakasakit ka naman ng ulo. Parang hawa mo na. Tigil mo na yan. Mas matindi ka pa sa virus, ha? Kasi nagsasabi mong yan, eh. Ano ba talaga? Please. Ano ba? Tinanong din si Robredo kaugnay sa kanyang plano sa 2022. Ito yung isang usapin, ano, na parang itong COVID. Who would want to run for president in 2022 kung ganyan yung mga mamanahin niyang mga problema? Kayo po ba ay nagpaplano? Hindi ako nagpaplano, Malu. Alam natin, ako yung top of mind dahil ako yung vice. Tignan mo, hindi daw siya nagpaplano, ha? Pakinggan niyo sasabihin niya. Hindi daw siya nagpaplano, pero siya ang top of mind ng Liberal Party. President, tapos, pero para kasi sa akin, Malu, yung 2022 is a very important elections. Kailangan nating i-unify yung ating mga kababayan. Ayan, wala siyang plano pero kailangan nating i-unify ang ating mga kababayan. Ayan, na hindi ito nakasalalay sa ambisyon, sa political ambition ng isang tao. Maraming problemang sasaluhin, hindi siya biro. Okay. Pero having said that, Malu, parati ko naman sinasabi, parati naman akong bukas. Parating bukas sa kahit anong possibilities. Hindi lang for the presidency, hindi lang for national office, pero pati local office. Sa ngayon, tutok daw muna si Robredo sa kanyang tungkulin bilang vice-presidente. Pag iniisip ko na kasi yung preparation for 2022, iiwan ko to lahat kasi kailangan ako mag-concentrate dun sa kampanya. Hindi ko pa yun kaya at this point. Okay. So ako, inaasahan ko yung mga groups na nagbo-volunteer. Hindi daw siya nagpaplano pero sinasabihan niya na inaasahan ko yung mga group na sila na lang ang magbo-volunteer. Tama talaga si Pangulong Duterte. If this person wins na presidente, disaster ang Pilipinas. Hindi niya pinaplano pero inaasahan ko yung mga group. Volunteer for us. Natulungan kami to do the work. Natulungan kami. Mas mabuti pang kainin ako na lupa kaysa sa marinig itong vice president na to. Pero yan, it's always a possibility but it will be difficult for me to decide at this point. Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Isang tabi muna ang politika ngayong pandemya. Yan naman po ang tugon ng Malacanang sa mga pahayag ni Vice President. Ito, maganda tugon ni Spokes dito. Pakinggan niyo. President Lenny Robredo.
Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, isang araw sa problema ngayon sa kumpiyansa sa bakuna ay dahil sa politika at prejudice. Sabi pa ni Roque, ang mga naging pahayag daw ng Pangulo noong Lunes laban kay Robredo ay reaksyon nito sa wala raw tigil na pamumuna ng oposisyon. Nakiusap din si Roque, may panahon daw para sa eleksyon at huhusgahan naman daw ng taong bayan ang mga tatakbo. Sinagot din ni Roque ang pahayag na pirming hindi welcome sa Pangulo ang mga suhestyon ni Robredo. Nagkataon lang po talaga na kung ang presidente ay laging handa, ang vice president ay laging mali. Ganun lang po yan. Salamat naman sa pagbawi mo para sa aming spokes, Roque. Tama eh, meron tayong programa sa gobyerno, laging handa. Okay, meron tayong programa dyan eh. Itong si Irene Robredo, laging bali. Hindi na ba nahihiya? Annalyn Jamilano, maraming salamat po ah. Thank you, that's sobrang torture na sa akin itong nagaganap na pananalita ni Robredo. Salamat po sa iyong pagpapakulay, thank you very much. Ha, dalawa yan, dalawang commercial. Ay nako, grabe ho ah. Ito lang masasabi ko. Ha? Hindi ko alam kung saan humahanap ng apog o kapal ng muka itong si Robredo na tuloy-tuloy siya nagsasalita kahit alam niyang mali yung sinasabi. Hindi ko nga alam eh. Kung ano ba, di ba? Salamat Grace Chua, thank you very much. Ito ha, ito lang ang tanong ko sa inyo. Di ba meron tayo yung ano yung tinatawag dun sa sinungaling na hindi niya alam na nagsisinungaling siya? Anong tawag mo dun? Sige nga ako, tingnan ko nga kung gaano kayo kagaling. Kasi lagi yung ginagamit yan eh. Liar na hindi niya alam na nagsisinungaling siya. Sige nga ako kung alam niyong ibig sabihin yan, kung anong terminology dyan. Kasi ito si Robredo, yung tao namang mali siya na hindi niya alam na nagkakamali siya pero paulit-ulit pa rin siya. Oh. Ano yon? Compulsive, sabi niya, compulsive liar. Like... Oh. Diba, oh, may ganung klase yung tao eh, yung hindi niya alam na mali siya pero inuulit-ulit pa rin niya kahit na pinaliwanag na sa kanya na mali yung kanyang statement, paulit-ulit pa din. Paulit-ulit pa rin niya sinasabi na mali. Ay, ewan ko ba? O, ito na, papakita ko pa sa inyo ha, para naman mas masaya. Ito, mas magtindi ito. Hmm. Ayan, serious na serious ha. Pulang-pula, oh. Alam na alam. Oh. Punta po tayo sa usapin ng COVID vaccine at yung tugon sa pandemya. Ah, tingnan nyo ha. Tingnan saan nyo. Ho ba mali sa proseso? Ano yung pwedeng improvement? Halata yung tanong eh, no? Ha? Halatang halata eh. Saan po ba yung mali? Oh, mali ka agad. Oh. Tapos tingnan mo pa ha. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo yung pagka... Sabi ko nga, grabe. Political na political. Ha? Saan siya magsasalita? Noong una, dati, pinuna siya may libro. O, ngayon naman, para mukhang santo, nasa likod niya may santo. Hindi lang yun. Nandun pa si yung kanyang asawa. Para talagang ang dating yung motherhood na motherhood ang dating niya, di ba? Talagang inang ina. Hindi naman yan ang laging nasa likod mo pag dumadalaw ka sa mga ibang bad lugar eh. O, yung totoo! Ito magpakatotoo ka nga, Madam Robredo. Yan ba ang nasa likod mo pagka nag-iikot ka sa Pilipinas? Eh, syempre hindi. Kasi wala na nga yan, di ba? Oo nga, oh. Sino ang laging nasa likod mo? Oh, weh. Di mo alam? Weh. Huwag nga kami. Oh, sino ang laging nasa kapaligid mo? Kaya nga na ano ka na eh. Na ko-controversial ka na dahil siya laging kasama mo eh. Kahit, oh. Nga tayong loko-lokohan dito. Pag tiningnan natin yung universal healthcare law natin, Malu, meron tatlong ahensya. Meron tatlong ahensya. Ayun, yung term, pathological liar po. That's the term, ha? Yung iba ninahulaan. Correct ka, MJK. Pathological liar. Kung may pathological liar, baka may patol. Papagpatol. Dave, sabihin nun na yung hindi niya alam nagsisinungaling siya. Ito naman si Madam Lenny. Pathological...
mistaker. Hensya na merong iba-ibang mandato. Pagdating sa usapin ng pagbili ng gamot, pagbili ng vaccines, etc. Yung isa doon, yung FDA. Yung FDA, yung mandato niya, yun nga. Yung FDA, yung mandato niya, yan po yung ano, alam naman na namin yan, di mo na kailangan ulit-ulitin. Yung pagbigay ng license, pagbigay ng EUA, etc. Pero yung mandato niya para suriin yung mga dokumentong sinasubmit sa kanya. Oh, yun nga mandato niya. Ah, okay. Meron tayo nung, hindi ko alam kung paano i-pronounce, NITAG or NITAG. Okay. Ito din yung nag-aasikaso ng, ito yung nag-aasikaso ng procurement, ito yung nag-aasikaso ng distribution. Oo. Sa procurement daw yun, okay? Siya yung gumagawa ng plano kung paano i-deploy yung mga binili. Ayan na, pathological idiot, sabi ni Adrian Aguhu. paano yung distribution nito. Tapos meron tayong HTAC. Ito yung sabi niya ha, meron tayong FDA para asikasuhin yung mga dokumento, mandato niya ang dokumento and explain, okay. Meron tayong NITAG para asikasuhin niya ang procurement. Ito ang mandato niya, ayusin ang procurement. Tingnan niyo yung susunod, yung HITAC, sasabihin niya na. Health Technology Assessment Council. Independent ito, siya yung mag-go beyond dun sa sinabit na documents. Okay. Siya yung mag-assess kung yung mga nabigyan ba ng lisensya ng FDA. Okay. Alin doon yung pinakatamang pagkagastusan ng ating gobyerno. Okay. Alin doon yung tamang investan. Okay. Depende sa available na literature. Okay. Siya yung, ang FDA kasi yung mandato niya, titingnan yung mga sinabit sa kanya. Okay. Pero itong HTAC, siya yung titingin beyond that. Titingnan niya ano ba yung mga published literature tungkol sa gamot na ipapasok natin o sa vaccine na ipapasok natin. Siya yung mag-iimbestiga nun. Tapos? Yung AstraZeneca saka yung Pfizer. Meron siyang EUA from FDA. Okay. Meron din siyang positive recommendation from HTAC. Itong Sinovac, okay. Meron siyang EUA, pero wala pa siyang positive recommendation from HTAC. Okay. Yung sinasabi lang natin, Malu, na kung... Wala, ano sabi niya? Wala daw siyang recommendation from yung HTAC recommendation. So alam mo na recommendation lang ang pwedeng ibigay nun. So alam mo na hindi ito mandatory. Kasi recommendation nga eh. Ha? Kung meron yung dalawa, bakit hindi din mag-seek yung Sinovac? Nung positive recommendation na yun, Ayan, inulit na naman niya, positive recommendation. So alam mo, ang recommendation lang ang pwedeng gawin. Ha? So pwedeng magdesisyon ng FDA at pamahalang Duterte na aproba ng pagpapaturok ng ang Sinovac sa mga frontliners. Recommendation lang ang HITAC. Alam mo pala eh. Ano sinasabi mo dyan? Anali Wilkerson, si Lenny hindi marunong tumanggap ng kamalian. Correct. Tama ka dyan. Well, added layer of protection yun sa atin lahat. Mm. Parang yung, ang pagkaintindi ko, Malu, yung... Ito, dito siya nagkamali sa intindi niya. Yung parang debate dito, kung kailangan ba talaga o hindi. Oh. Sinasabi ng IATF, sinasabi ni Secretary Roque, na hindi kailangan. Oh. Hindi ito kailangan kasi hindi naman siya mandatory. Oh. Ano lang naman to, recommendation lang. Okay. And kaya meron nun yung Pfizer saka ang AstraZeneca kasi yun ay binili natin pero itong Sinovac ay donated. At least yung unang dumating. Okay. Ang point ko lang naman, Malu, kahit pa donated yan, at wala tayong gagastusin, obligasyon natin na bigyan yung ating mga kababayan ng added layer of protection. Ano ba naman yung kahirapan? Humingi ng positive recommendation. Ako, Malu, to be very honest with you, wala akong opposition against Sinovac. Hindi yun dahil ginawa sa China, ginawa ng 50%, etc. Kasi may mga medical experts na nagre-review eh. And para sa akin, kung ang review ng medical experts, pwede yan sa atin. Okay, good enough yun para sa akin. Ay ate, ang dami na nagre-review. So yung mga expert natin na nagpaturok, ay wala, trip lang nila yun. Wala na kasi, trip namin yun eh. Trip namin, ituruk yung Sinovac eh. Hindi nag-review yun? Ano te? Pangalawa,
presidente ng ibang bansa, nagpaturok niyan. Ano yun, te? Hindi added layer for protection yun. Ano pong added layer pinagsasabi mo dyan, te? Yung i-recommend ng hitak? Eh, nagmamadali na nga ho tayo. Hindi mo ba manaintindihan yun? Jocelyn Cambaya, maraming salamat po. Welcome to Banateros. Hindi mo ba naintindihan, Madam Lenny, na we are in a hurry, we are in an emergency state. To the point na kailangan na kaagad natin ito kasi nahuhuli na nga tayo. Ito eh, puna kayo ng puna na nahuhuli tayo. Ito, minadali na natin. Hindi na natin kailangan, ulitin ko ha, hindi kailangan, hindi mandatory, hindi requirement. Sa anong hindi mo maintindihan dyan natin? Ha? At Aling Lenny, anong hindi mo maintindihan sa hindi requirement, hindi kailangan, hindi need dyan? At kung recommendation lang at mga parang ganito eh. Gusto mo lang na may merong mag-endorse na mga grupo para mag-approve dyan. Na hindi naman kailangan ng ating gobyerno para mapabilis ito. Ngayon, yung mga export naman natin sa DOH, yung mga export naman natin sa mga iba't ibang ospital, pinakita natin kanina, sa St. Luke, sa iba pang mga lugar, sa iba pang mga ospital, sila na mismo nagsasabi, inaral nila at okay naman, okay yan. Hindi natin paniniwalaan. Hindi added protection for us yun. Mas maniniwala pa kami dyan sa lintik mong hitak na yan. Pero sa akin, wag naman na i-shortcut yung proseso. Hindi nga shortcut doon. Tigas ng ulo. Kung humingi nga ng positive recommendation yung Pfizer sa AstraZeneca, bakit hindi magawa ng Sinovac? And para sa akin... Hindi nga requirement! Sorry, yung unit sa baba. Pasensya na, kinatap ko sila. How long would it take, di ba? Parang 1 week ba? Alam ko nagmamadali tayo. In fact, inip na tayo sa bakuna. Pero tingin ko mas malaking responsibility natin na siguruhin na protected yung ating mga kababa. Alay, sigurado na nga. May mga dokumento na pag-aaral. Ang kulit nito. Ang kulit itong ano, taon to. So, sa totoo lang, ang kulit. Kaya, ganito na lang. Ito na lang yung ano ko dyan, conclusion dyan. Kung gusto niyo maging presidente to, sige na, go. Gawinin yung presidente to, bahala kayo sa buhay niyo. Ha? Lahat kami punta ng Davao. Ihiwalay na. Sabi nga ng mga taga Davao, pag ito naging presidente, ihiwalay na sila sa bansang Pilipinas. Yan ang biro-biroan nila eh. Ihiwalay na talaga kami sa iyo. Ganyan ang presidente mo, yung nagmamadali na nga yung mga Pilipino, huli na nga tayo. Tapos, manghihingi pa tayo ng mga recommendations from other people. Na inaral naman na ng DOH, inaral na ng mga kilalang expert, inaral na ito, tapos sasabihin pa, kailangan natin ng recommendation from others kasi ewan ko sa iyo. Ayan. Maraming arguments tungkol dito, like sa ibang bansa nga parang nag-roll out na ng Sinovac, etc. O, tinan mo, alam mo din. Alam mo din. Kasi ito eh, it's pretty obvious na gusto niya talagang tumagal pa. Tumagal pa ang pagbabaksin, tapos yang hirit na yan para yung mga balalay niya, mga dilawang oposisyon at saka mga kaliwang grupo sasabihin, oh, huling-huli na tayong bansa. Tayo yung bansang huling-huli. Ibabalita sa news, huling-huli na tayo. Ang tagal-tagal natin. Eh, hindi mo nga kailangan nun, te. Paulit-ulit ka! Pero sa akin, bakit pa tayo may mga batas? Di ba? Bakit? Hindi. Batas yun. Ang kulit, ang kulit. What's happening to our country? This is the president. Hindi nga batas yun, te. Hindi nga requirement. Ikaw na nagsabi, recommendation lang eh. Ikaw na nagsabi, galing na sa bibig mo, kinukontra mo pa. Ano ka ba naman klase ka? Bakit create pa yung HTAC? Kung hindi din naman siya bibigyan ng respeto na, di ba? Kung hindi naman, hindi so... Gali. Kung meron man pinakamahina, pasensya na, pero ito yung opinion ko lang ha. Kung meron man pinakamahinang utak na opisyal natin, ito talaga yun. Ito talaga yun. Ha, ito! Sundin yung kanyang mandate. If ngayong, alibawa, ngayong linggo, bigyan siya ng positive recommendation ng HTAC, wala na tayong masasabi.
Pero the mere fact na ine-exempt siya, na yung iba hindi naman in-exempt, sa akin, yun yung mali. Ay, nako. No comment ako. Bahala na kayo. Ang simple-simple eh. Ang simple-simple. Bakit kailangan mong pahirapan ate, yung tao? Ha, recommendation na nga lang ang pwede nilang gawin. Lalo na pag may mga panahon. Bakit mo kailangan pang patagalin na okay na okay. Ibang bansa, ginagamit ito. Ibang bansa, inaprubahan ito. FDA natin, inaprubahan ito. Inaral. Ha? Wala sa batas. Yang hitak na yan, na pinagpipilitan mo, eh, talagang isisiksik mo pa para lang mapagpilitan mo at ma-justify mo yung katangahan mo, madam. Sa tingin ko lang naman, ho, ah. Sa tingin ko lang naman, if talagang gusto mong i-justify na yung pagkakamali mo, yung pinagtatawanan ka ng Pangulo, tapos sasabihin mo pa, pikon si Pangulong Duterte. Ay, naku naman. Ganito na lang. Gusto mo, ipareview mo sa lahat ng mga organisasyon. Hindi, kasi let's be fair. Let's be fair. Bakit hitak lang? Ipareview mo sa lahat ng mga organisasyon, ng mga doctors, if they would recommend Sinovac. Paano mo na rin? Diba ho? Ganun lang kasimple. They're there to recommend. They're there to just say, oh, I will recommend this. Hindi to requirement. Eh kung ganun pala, paano mo na rin? Pa-recommend mo na sa iba mga organisasyon na mga doktor. Marami yung mga doktor na organisasyon eh. Ipa-recommend mo sa kanila. Isa-isahin natin. Hanggang patay na ho tayong lahat sa virus. Hindi pa na-approvean yung lintik na yan. Bakit? Kasi lahat eh, dapat, lahat, yung mga recommended, kailangan niya. Gusto mo, iparecommend mo pa sa mga congressman, ganun. Di ba yung mga congressman, nagbibigay sila ng mga recommendation for this position. Gaganyan-ganyan sila, recommendation for this project para ma-approve ng DPWH. Mahilig yung mga ganyan-ganyan recommendation. Oh, na wala naman sa batas na sinasabi na requirement yan. Alam nyo ba dahil sa mga lintik na recommendation na yun, ang daming proyekto ng bansang Pilipinas na nagkaloko-loko? Hindi nyo alam yan, ano? Ha? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Ha? Madami Lenny Rubero, hindi mo alam yan, hindi mo alam, no? Yung mga kailangan may recommendation yan from the mayor. Ayang project na yan, kailangan may recommendation ng mayor para sigurado talagang maganda yung project na yan, i-recommend ni mayor. Si mayor naman, bago ko i-recommend dyan, kailangan may ganyan. Tapos, kailangan din i-recommend ni congressman yan kay DPWH. Ipwesto mo itong district engineer na ito. Ha? Ito ang ipwesto mo. Tatawagan kita pag hindi mo pinwesto yan at hindi mo binawi yung pagtanggal mo dyan. Tatawagan kita. Yan. Yan gusto natin. Di ba yung mga recommendation na nagiging red tape para tumagal ang mga pagsisilbi sa ating bayan. Akala nyo, tapos na. But there's more. Akala nyo, ha? Bakit po ba pikon sa inyo si Pangulong Duterte? Ako tingin ko kasi... Tingnan mo, ha? Sino ang nag-feed nung pikon si Pangulong Duterte? Finid nung reporter? Malu, hindi siya sanay na... Halatang! May PR na kumakag... Obvious na yan, Brad. Alam na alam ko yung mga ganyan. Yung pa-PR na i-feed mo dun sa ano, ha? Napupuna. Hindi siya sanay na may sumasalungat. Oh. Kaya every time na merong pupuna o sumasalungat, umiinit yung ulo niya. Pero para kasi sa akin, alam ko na yon. Gusto ko din naman iwasan. Pero hindi naman pwede sa mga importanteng issues, hindi ako magsasalita. So ako, kahit alam ko na yung reaction, ginagawa ko pa din. Kasi para sa akin... In-elect naman ako pareho niya. Oo, pero madam, in-elect nga kayong pareho niya, pero meron kayong description, meron kayong panawagan sa bawat isa. Ibig sabihin, may job description kayo. Si Presidente, may job description. Ikaw, ang job description mo, te, is padakibutas.
ha? Kung sakasakaling mawala si presidente, wag naman po sana, please naman, Lord. Panakibutas ka. Yun ang trabaho mo. Hindi mo ang trabaho dumakdak ng dumakgak, umaungaw, tekoy, ganun ka sabi ng presidente. Meron ako mandato na i-represent yung mga, hindi lang yung nagbumoto para sa akin. Ay, hindi, te, hindi. Sandali. Ang mandato mo, i-represent yung bumoto sa'yo? Walang ganun, te! Congressman yun. Representative yun. Sila yung dapat mag-represent. Ikaw, ano ka lang dyan? Substitute ba? O sakaling may mangyari, yun ang papel mo, yun ang kaya ka binoto na vice president. Akala niya siguro kaya siya binoto na vice president para dumaldal, ano? Siguro yun ang akala, yun ang definition mo ng vice president. Te, pakicheck nga uli sa ating 1987 bulok na constitution kung anong ibig sabihin ng vice president. Sige nga. May mandato ako, i-represent yung tao. So para sa akin, karapatan ko lang din sa responsibilidad ko na pinapahayag wala yung mga saloobin ko sa mga bagay na makakalala. Wala, walang ganun. Punta ko tayo sa particular niyang mga puna. Kasi sabi nila, sa isang machong pangulo, tila nakakalalaki kayo. Yung tawa niya eh. Oh, alam niyo na. Ulitin natin yung tawa niya. Oh. Kaya nakakalalaki kayo. Kaya tama talaga si Pangulong Duterte dun sa... Para makita niyo yung ulo ko. Oh, yun yung tsura niya. Tama-tama talaga si Pangulong Duterte dun sa definition niya ng angelic face with a devilish mind. Oh. Ano man yun, Malu? Ako sa totoo lang, sinusubukan ko naman. Sa mga maliliit na bagay, sinusubukan kong... Wag nang masyadong mag-create ng controversy. Pero halimbawa ngayon, yung bakuna, imposible naman na hindi ko sa parang mali na hindi ko sasabihin. Yun, hindi ko magets ano, bakit ang feeling niyang responsibilidad niya yung pumuna? Hindi ko magets ha. Responsibilidad niya yung pumuna sa pangulo. Yun yung feeling niyang trabaho niya. Bakit ganun? Kailan ka ba nagkaroon ng trabaho punahin ng Pangulo, punahin ng mga issue? Alam mo, Madam, ito ah, Madam Robredo, study our history. Ikaw ang pinakamadaldal na pinakanegatibo, pinakangaungaw na vice president. Yan yung aking mga puna. Kaya katuloy, ikaw din ang pinaka-hated vice president. Kasi from the very start, ang dami ko ng suggestions. At yun nga, hindi yun puna, Malu. Ayun ay suggestions. Pag galing sa akin, laging hindi welcome. Eh kasi nga, ang presidente laging handa, ang gobyerno laging handa, ikaw, Madam, laging mali. Pero paminsan kasi, Malu, nangyayari talaga na kung sinunod lang yung suggestions natin, hindi sana ito mangyayari. Wow! Talagang pag sinunod, wow! Isang katangian ng mga dilaw at saka makakaliwang grupo, yung feeling entitled, ang taas ng tingin sa sarili, na feeling nila sila ang naging solusyon sa lahat ng... Hindi, madam, never kayo nagbigay ng magandang opinion, never kayo nagbigay ng magandang suggestion. Lahat na sinasabi ninyo na maganda, kuno, eh ginagawa na ng gobyerno, inuulit mo lang. Okay? Pangalawa, yung meron ka mga suggestion, puro naman sablay din. Yung iba. Ha? Tapos sasabihin mo ngayon, kung sinunod lang sana ng gobyerno, hindi tayo magkakaganito, te. Okay ka lang, te. Kung sinunod ng gobyerno lahat ng solution, suggestion mong mali-mali, abay, ang gulo ng Pilipinas. Bakit ka na lang kasi hindi mag-antay na maging pangulo ka kung mangyayari man? Ha? Kakainis ka. Makabuhat ka ng bangko mo nga. Naku, grabe ka. Virginia! Salamat na andiyan ka, Madam. Iyan talaga ang angelic face si Madam Virginia. Nakita nyo na yan. Naku, grabe yan. Kutis Japonesa. Thank you, Madam Virginia. Palakpakan. So sa akin... Para sa akin, responsibility yun. Responsibility. Hindi mo responsibilidad yun, Madam. Bakit ba ganyan ikaw? Ano ba nangyari sa buhay mo? Sinasabi ko.
yung mga tingin kong mali, sinasabi ko yung mga tingin kong kailangan kong, yun nga, kailangan kong i-suggest para sa kabutihan naman ng lahat eh. Hindi yung sa kabutihan ng lahat eh. Christua, maraming salamat. Alam mo, tama nga sinasabi ng iba dito eh. Sabi nga ng iba eh, buti na lang ha. Tama din na sinabi ni Pangulong Duterte na itong Lenny Robredo na ito, tama eh. Talagang pa-relevant. Sobrang pa-relevant nitong tao na ito. Yan kasi yung feeling niya eh. Feeling niya, obligado siyang magkomento. Alam mo yung antas ng tingin mo sa sarili mo, kunwari may meeting kayo sa opisina. May meeting kayo sa opisina, feeling mo madunong ka, magaling ka, di ba? Ha? To the point, habang nagme-meeting kayo, may pinapaliwanag yung leader ninyo o yung boss ninyo, bigla kang hihirit. Bakit ka hihirit? Kasi feeling mo, karapatan mong humirit. Feeling mo, magaling yung sinasabi mo. Ha? Kahit hindi mo naman trabaho humirit, hihirit ka pa rin. Ang tawag ko dyan, dunung-dunungan. At wala ho yan. Wala ho yan sa konstitusyon natin na magdunung-dunungan ka. Ayaw humirit ka ng suggestion. Eh, madam, mali ho yung pinasok nyo, hindi vice president. Dapat to, nag-senado kayo o di kaya congresswoman uli kayo. Hindi ho, dapat vice president ang pinasok nyo. Nagkamali ho kayo ng pasok. Doon pa lang ho, napapaghalataan na hindi kayo aral sa konstitusyon natin eh. Medyo may problema ho tayo. Dahil sa kaugalian na feeling ninyo, lahat ng sinasuggest ninyo, tama. Feeling ninyo, kayo lang nakaisip. Na ang tagal naman ng naisip yan, feeling ninyo. Wala eh. Ito lang ah. Ito ang talagang pinaka-negatibong oposisyon. Pag ito ay pinanalo ninyo, mga kababayan, at hindi ninyo kinontra, bahala ho kayo. Ha? Talagang ang bansa natin pupulutin hindi lang sa kangkungan, sa taihan pa. Pag ito naging pangulo, sa taihan tayo pupulutin lahat. Isipin mo, nandyan na yung vaccine, sasabihin mo sandali, easy. Hanap muna tayo ng recommendation from other groups. Ha? Bakit? We need additional added layer. Tapos ihirit yung DOH niya, kunwari ah. Madam, ginagamit na po ito ng ibang mga ano, lahat ito ng mga dalibuhasa, sinasabi na okay na ito. Pati ho yung ating FDA, sinasabi na kompleto na ng papel, maganda na, maayos na. Madam, simulan na natin, Mr. President. Kunwari naging presidente siya, sasabihin ng DOH niya, pwede ho, simulan na natin. Wait. Tingin tayong recommendation from other third-party doctors. Ha? Habang yung mga nurse natin, araw-araw, bilang ang oras nila dahil hinaharap yung COVID. Hindi nga ako, ganyan nung ba gusto nyo yung presidente? Ewan ko sa inyo, ha? Ay, nako. Sige na po, magtatapos na po tayo.